Buddy, I'm Dr. Marky again, and welcome to my vlog. It's a medical vlog 101 here in Oman. So this is my environment, and this is my new video shoot. So this is the rooftop of my place here in the Sultanate of Oman. So it's raining here in Oman. To cut off my video vlog shoot because it's raining here in Oman and there is thunderstorm. So change po ako ng location ng video shoot ko. So plan ko sana mag-shoot sa rooftop to show you our environment, pero nagsa-sunstorm po. So this is my new environment. This is not my room. This is the room of our staff nurse in the hospital. So bago. Good afternoon to all of you. Welcome to my medical vlog 101. So I'm Doc Marky again, and welcome to my medical vlog. I will discuss to all of you about medicine life, my life as a medical student at FEU and RMF. Okay, so I'm an alumni of FEU and RMF, Dr. Nicanor Reyes Medical Foundation in Quezon City. So I started medicine at 2003. So marami kasi nagsasabi na mahirap pumasok maging doktor, ay magastos yan, ay pang mayaman yan, ay pang matalino lang yan. That notion is wrong. So kahit sino pwedeng maging student, no, medical student, so pwedeng maging doctors, mga future doctors in the Philippines. So what are my tips and my advices to all of you, kasi may nakita kong commenter just now on my one of my vlog about sabi mahirap daw mag-medicine sa FEU, nakaka-pressure daw, or something like that. So my opinion is based on my personal experience. So hindi naman kasi ako matalino, hindi rin ako mayaman. So wala, strive lang. So natapos ko ang medicine, not on flying colors, pero natapos ko siya dahil sa pagtsatsaga, dahil sa passion ko sa mag-aral and good study habits. Sabi ko, hindi naman ako matalino. So there are times na bumabagsak din ako, just a regular student, naranasan kong bumagsak, mag-take ng tiyatawag natin matawag dito, removal exam. Removal exam is a term that tiyatawag kapag bumagsak ka sa isang exam, then kailangan mag-take ulit another exam. There is a chance na makabawi ka. So that term is removal exam. So during my medical school is not an easy. Lahat naman siguro tayo, walang madali naman sa lahat ng bagay. So maranasan natin lahat ng hirap sa pag-study. Iba kasi ang medical school, sabi ko sa other blog, iba ang medical school, iba ang college during your college life. So kailangan dito focus ka sa pag-study. Hindi pwedeng para-bara na ganito, ganyan. Kailangan you have the good study habits. The good study habits will help you ma-survive ang 4 years na medical school. Kahit saan high school dyan, mapa-UST, UP, Fatima, FEU, or whatever. So kung meron ka nung apat na sinasabi ko, apat na P, you have the patient, passion, the perseverance, and the love, that 3 P's pala yun, hindi 4, and love for the study, and yung good study habits mo, yun, sapat na yun para makasurvive ka sa medical school. So during my medical school, syempre, FEU ako, ang college ko nang galing ako sa FEU, so hindi na ganun kahirap yung adjustment kasi nasanay ako na nasanay ako sa pattern ng exam, nasanay ako sa mga lectures, sa mga professor namin. So hindi na ganun kahirap mag-adjust during my medical school. Although, but then sabi ko nga, lahat naman ng bagay is walang madali. Sa mga incoming freshmen, ang advice ko sa inyo, magbasa kayo ng libro. Number one yan. So may mga textbook tayo sa all medical school, mga medical books.
Number one, magbasa ng textbook, not Google, not E-Med, or something on the internet. Huwag kayong mag-rely sa internet. Always rely on your textbook and sa mga notes, mga lectures, sa mga professor nyo. So, use the library. Library naman, meron ng internet library, magagamit yan. Pero, yun, ang number one pa din is use your textbook. Number two, huwag kayo mag-rely sa mga samplex. Ano ba ang samplex? Ang samplex is a collection of previous exams, previous quizzes. Kasi there are times na naulit yung time namin na may mga professor, may mga gumagawa ng exam na naulit yung mga exam. So, tinatawag namin doon is samplex or the sample exam. Huwag na huwag kayo mag-rely dyan. Kasi naranasan ko na mag-rely dyan, yun lang inaral ko. Wala, bagsak. Eblong. So, wala, hindi ako nakakuha ng mataas na score sa shifting exam, sa quizzes. Kasi nag-rely lang ako sa sample exam. Always rely on your notes, lectures of your professors, sa mga slides nila, and sa textbook. Magbasa-basa kayo kasi first year pala kayo. So, ugaliin nyo magbasa. Kung maganda ang foundation nyo nung college kayo, makakasurvive kayo nyo ng medical school. So yun, sabi ko nga, huwag kayo mag-rely ng samplex. And number three, always listen to your professor. Alam niyo ba, noong time ko, meron pa kami uso pa na ng tape recorder. So nire-record namin yung lecture ng professor kasi hindi pa uso na mga click-click o mga camera. May camera na pero reliable sa amin yung tape recorder. So tina-transcribe na kami transcriber notes. Kami tag-transcribe. So may mag-record dyan, meron kami tape recorder, nire-record yung lecture ng professor. Then, nagtitake notes kami. So pag hindi namin mahabol yung lecture ng professor, ina-replay namin yung tape recorder, then ito-transcribe. Then yung ipapapotocopy, i-dislimit sa klase. So yun, number 4, photocopy. Pinaphoto yung mga, during that time, gumagamit pa kami ng projector. So, overhead projector. So, yung mga slides, pinapa-photocopy namin yan. Then, kasi yun, summarize lang yun, mga key points lang. So, ginagawa namin, punta kami ng library, or may textbooks, manuals, sinusundan namin doon. So, lahat ng mga key points, may mga explanation yung sulat namin. So, yun. So, yun ang inaaral na. Pagdating ng exam, inaaral na namin yung mga transcribe notes, yung textbook, manuals, yung mga notes namin. Kaya sinasabi na pangit ang sulat ng doktor kasi doon nagsulat mabilis ng mga teachers, ng mga professor. So yun. So pagdating ng exam, yun ang inaaral namin. Hindi na kayo kasi inaaral mo yung textbook. So ang gagawin mo na lang, yung notes mo na lang yun. Meron kaming photocopy nun. So pinaka-photocopy yun sa klase. Meron nga kami funding nun for the transcribed notes. Although, nasa sayo pa din yung kung paano mo aaralin. Yun ang tips ko sa mga incoming freshmen. So, yun nga, wag na wag kayo mag-rely sa samplex, number one yan. Hindi ko kasi alam ngayon kung uso na samplex eh. Kasi ang alam ko uso ngayon yung mga e-books na. So, yun, yung mga sample questionnaire. So, read your textbooks. So, doon makasurvive kayo during their first year. Advice ko sa mga first year medical students, dapat maganda ang foundation nyo during your first year. Kasi yung second year, third year, and fourth year, clinical yan eh. Sa first year, kasi mga basic sciences yan. Basic medical sciences like physiology, human anatomy, gross anatomy, histology, biochemistry. Dapat maganda ang foundation nyo para hindi kayo lumagapak pagdating ng third year, second year, third year, and fourth year. Ang second year naman is more on laboratory diagnosis or more diagnosis like yun, sinasabi ko nga, ang second year is like the whole 4 years of medical technology. So, tinatawag namin yung the laboratory diagnosis. So, almost lahat ng subject mo during your second year like is pang medtech. Like microbiology, parasitology, and then yung laboratory diagnosis, hematology, pat
pathology yun. Kasi yun yung mga subject ng pang medtech. So, medyo may edge ang medtech pagdating ng second year. Ang first year kasi sa PT, more on human anatomy, physiology, edge naman nila yan. So, second year, pang medtech lahat ng subject. But, sabi ko nga, nasa estudyante pa din yan kung paano yung strategy ng pag-aaral, kung paano yung study habits nyo. So, pero makakatulong pa din yung pagiging medtech mo on your second year. So, yun, kailangan time management also. So, pag magandang time management, good study habits, makakasurvive ka. And kailangan mo ng sipag at tiyaga sa second year mo kasi third year, fourth year clinicals na yan. On your third year clinical yan, so lahat correlated with the diagnosis, correlated your management, treatment. So, kailangan maganda din ang foundation nyo. First year, second year, good study habits, and your time management. Kasi, dyan, medyo mahirap na. Medyo mahirap na sa FEU kasi competitive. So, kailangan maging competitive ka. Kasi kung hindi ka competitive, wala. Babagsak ka, mapag-iiwanan ka. So, there are times na mag-pressure ka. So, kailangan i-pressure yung sarili mo para makasurvive ka ng medicine. Hindi yung budget-budget ka dyan, hindi yung pasuabi-sabi ka lang or something like that or something like that. Kailangan yan. Good study habits pa din. Laging tandaan, good study habits and time management. Makakasurvive ka ng third year. Kasi clinical yan eh. So, yun. So, mahirap ang mga exam dyan. So, kailangan mo be competitive to your students kasi may ranking yan eh. Pagdating ng exam kasi, pag mga final exam, may ranking yan. So, yung score mo is based on your highest and lowest. Eh, paano kung ikaw yung lowest? Wala. Lagapak ka na. So, pwede kang bumagsak. Naranasan ko din bumagsak during my second year and third year. So, hindi naman ako ewan ko. Siguro, napabayaan ko din. Siguro, napabayaan ko yung study habits ko during that time. So, lumagapak ako. So, kasi ini-aim ko lang 75. Okay na yan. Something like that. Pero hindi, i-aim mo higher than 75% para makasurvive ka. Para makasurvive ka. So, high aim. Not only 75%. So, yun. Sabi, yun. So, hindi naman mahirap ang medicine. Nasa utak mo lang yan. So, kailangan mo lang makasurvive. Sabi ko, dream, believe, survive. Eh, makasurvive ka ng medicine. Kahit anong school ka na pinanggalingan mo or kahit sa pang medical school pumasok, kung meron kayong passion, meron kang perseverance, patience, and love, good study habits, and time management, makasurvive ka ng medicine. So, nasa isip nila na mahirap. Pero kung gusto mo talaga at kakayanin mo, kaya mo matapos sa pagiging doktor. Regarding naman sa mga professor namin sa FEU noon, sa Dr. Nicola Reyes Medical Foundation, Fairview, Quezon City, hindi naman sa ganun ka-stricto, hindi naman ganun ka-terror. Mayroon terror, pero yung pagiging terror nila is para sa estudyante, para matuto, para maging isang magaling na doktor. Kasi kung hindi sila magiging terror sa inyo, wala, hindi kayo matututo, magiging pabanji-banji lang ang medical school nyo, at huwag kayong ma-upset. Ako nun, actually, personally, umabsent ako. Pag ayaw ko yung topic ng lecture, umabsent ako, o late ako, yun. So, wag kayo mag-absent. Attendan nyo lahat ng lectures nyo, attendan nyo lahat ng shootings, exam, your quizzes, may bearing kasi yan, recitation, yun. Wag kayo matutulog sa klase. Yes. Wag kayo matutulog sa klase kasi mapag-iiwanan kayo. Hindi yung, kasi pag matutulog kayo, pag nag-recitation, wala ko isasagot, lagi makinig, kahit na boring ang topic. Boring sa akin yung biochemistry, ayaw na ayaw kong biochemistry at pharma. Ayun, lumagapak ako ng pharma. But, mahalin nyo ang bawat subject at namnamin nyo at isa-isip at isa puso ang lahat ng subject mo sa medical school para makasurvive kayo. Thank you to all my commenters, to all my subscribers, few subscribers. I have 20 subscribers na. But yun, may nakatulong. I'm happy that nakatulong sa mga incoming freshmen, sa mga future doctors na gusto mag-doctor, sa mga
medical bilang ko, nakakatulong ako sa kanila, and nagko-comment sila, and thank you for that, kasi napansin niyo yung bilang ko. Ayan, I hope marami kayo matutunan pa sa mga future vlogs ko, and suggest kayo kung anong mga topic na pwede ko i-discuss para makatulong sa inyo. Okay, thank you. Bye.